guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my channel. In this episode, we will conduct a weekly routine function test and inspection of all safety equipment on board the vessel. Battery number 1, switch on. Instruction naman dito paano siya mag-test nila. May instruction. Live bolt. Read natin yung main engine at least mga 30 seconds po. Okay. Good. Tingnan natin ang head start. So. Ay, mag-iikot na 'yung ano, propeller niya. Tapos astern. Okay, tapos neutral. Okay. Stop ng engine yun. Full lang, full, no? Okay. Mag-stop na siya. Then, balik natin sa... Balik na sa off. Zero. Okay. Okay. Pakita natin yung asan yung challenging. So, ito yung emergency release. Okay. Mag-launching na sa... During emergency lang. During emergency lang. Pero kapag ka, ano sir, pwede na mag-ibit. Pwede ito yung open manhole. Pag nasa naka-launching na to, gusto mo lang fresh air, open lang to. Nandito yung mga food natin. Yan, pagkain tayo dito. Emergency steering, dito po ito rin manual. So ito, pwede rin ito, emergency release. Ito yung battery, off na natin. Next naman natin ngayong i-start ay yung rescue boat. I-testing natin yung engine. Before tayo mag-start ng engine, kailangan lagyan natin siya ng tubig, pinaka-cooling niya para hindi mag-overheat yung makina. Ginagamit ito pang rescue. So ngayon, pwede na siyang i-testing dahil okay na yung cooling natin. Ito yung kill switch natin. Yung kill switch natin. Yeah. Dapat naka-touch ka pagka sa ano? Pinaka-driver just in case mahulog siya, mag-auto-stop siya. Mas bago ito start sir, pump na natin yung fuel. Pump na natin. Mga 10 strokes na naman sir. So ito yun yung choke. Pero pag kinag-start nyo, sabay din na sir. So walang battery ito. Iba kasi nga rescue boat, meron siyang starting button. Meron siyang battery. Battery room. General use. So sinecheck dito yung electrolyte level nito. Tapos yung SK din ng biotic checklist. Yan. Gini-build upan yan weekly. Weekly.
check yung voltage ng battery, bawat battery, yung specific gravity ng electrolyte, tsaka yung level ng electrolyte. Pati yung temperature din ng cells. Yung par dampers, weekly din yan tinitesting. Hindi siya saluhin ko sa baba. So, nandito tayo ngayon sa emergency generator. Check muna natin yung level ng tangkin. Kung kinakta, okay na lang. Tapos, check din natin yung oil. Crankcase oil? Crankcase oil na. Okay naman ako. Normal ba yun? Tapos, pagka-testing na, i-set na natin yung battery sa kung anong design natin na battery sa. So ngayon gamitin natin is yung battery. Number one battery. Ako sa testing. From auto, manual. Manual. Lagay sa manual. Tapos start. Yun. Okay na. So, ngayon, lagay na natin sa auto. So, just in case blackout, mag-auto start siya. Bibigay siya ng power sa mga emergency. Ito yung mga unit na kaya nyo supplyan. Tapos, pali pag kaya yung sa kanya, sa pulit na ng mga tanke, yung 161 liters, at least 18 hours yung kaya ng power na katagal. Ito yung emergency shut off valve ng fuel sa emergency generator. Just in case gusto mo siyang i-stop in emergency, i-full lang ito. Magre-release yung quick closing valve niya doon. Ito nga pala yung emergency quick closing valve ng emergency generator fuel tanks. Nag-a-activate ito pag pinul ito pataas. Valve in close position. Pag reset naman ito para bumaba itong lever niya, close muna. Yan, bumaba na. Then open. Now valve in open position.